Afif. Good afternoon. Bakit maaga ka masyado? Masakit ko kasi ulo ko eh. O, si SP. Inihintay na ko siya ng isang kotse. Sige ma, papasok na muna ako sa loob. Magpapahinga lang ako. O, sige ya. Hello? Hoy, babae. Baka isang taong ka naman dyan sa telepono. Wala na makatawag sa atin. Hindi ho, mama. Hello? Nag-iisa ka na naman. Mukhang nagkagalit naman kayo ni Vilma. Hindi naman. Kaya lang, umuwi. Masakit daw ang ulo. Alam niyo naman ang modus operandi ni Vilma eh. Instant headache, instant departure. Away kayo ng away, oh. Alam mo, Edgar, ang suka ay masarap na sausawan. Ngayon, kung ito'y inumin mo, ay hindi na mainam. Sa SP. Thank you. Ano gusto mo, SP? Pineapple juice lang. Please, sama pineapple juice, oh. Edgar, asa si Vilma? Umuwi na eh. Masakit daw ang ulo. Oo, oh, alam ko na naman sakit ang ulong yan. Trouble na naman, ano? Hindi naman. Tampuhan lang. I hope you don't mind, ano? Siguro, hindi kaya kayo madalas magkagalit ni Vilma. Unang-una na, sa Amerika ka nag-aral, doon ka lumaki. At ang mga ideas mo ay westernized. Samantalang si Vilma ay isang galagang Pilipina. Para sa akin, ang ugaling Amerikano ay para sa mga Amerikano. At ang ugaling Pilipino ay para sa mga Pilipino. Ngayon na sabihin mo eh, bakit maraming Amerikano na nakapag-aasawa ng Pilipina? Pero nagkakasundo naman sila. Paminsan-minsan lang yun. O, maghalimbawa na natin. Dinate mo si Vilma. Sa first date mo eh, inalikan mo siya. Aba, magagalit sa'yo yun. At sasabihin mapagsamantala ka. Samantalang sa mga Amerikana, i-date mo, halikan mo, normal lang sa kanila yun. Para sa akin, ang ugaling Amerikano ay para sa Amerikano. At ang ugaling Pilipino ay para sa mga Pilipino.
Alam mo, Edgar, honestly, no? May pito ba ko eh? Yan ang dahilan eh. Kung bakit kayo madalas na magkagalit yung Bilma? Walang Diyo, ha? Mukha at ang lumalala ng pinag-usapan natin, ha? Una-una, kultura ng Pilipino. Baka naman ang susunod dyan eh. Colonial mentality. Buwan sa mga, SB. Malas tayo. Come on, let's go. Tara. Gusto niyo pa ulitin? Babali lang yung mga telepono niyo. Si Atty. De La Rosa ito. Magandang araw, Atty. Maganda pala ang boses mo, ah. Hindi naman, no. Sige, maraming salamat.
Ikaw, Bobby, ah. Pangako ka ng pangako sa akin. Baka lahat ang pangako mo nagpapako. Hindi, baby. Promise ko sa'yo. Alam mo, baby, ikaw lang ang tanging babae sa buhay ko. Totoo? Biro mo ba naman, Romy, yung si Victor? Kanta ng kanta sa telepono. Akala niya, si Alona nakikinig. Yung palanchong na, pihadong buwan si Victor. Eh, siyempre naman. Mabubuhay nga yung tao. Pero ba naman, eh, sa akin ko yung mangyaring ganun. Kanta ko ng kanta. Akala ko, sweetheart ko yung nakikinig sa akin. Eh, nung pala, eh, pana. Ba, jayan ko nun, ah. Binma, tignan mo si Romy. Tsaka si na Bobby. Ang sweet-sweet nila, no? Bakit kaya tayo hindi magkagano? Ewan ko, ikaw nga hindi ko maintindihan eh. Kita mo to. Kaya lang ako nagpupunta rito para makakapiling kita dahil lagi ako masaya eh. Pero... Anong pero? Ang ibig mo sabihin ang nadadama mo ting kasama mo ko kalungkutan, ganun ba? Hindi naman ganun. Init naman ang ulo mo eh. Please naman, Bilma, oh. Huwag na tayong magkagalit. Isang ngiti naman dyan, oh. Kita mo na. Mabuti ba? Punta na natin si Romy. Tawa ka ng tawa. Binabasa mo, Romy? Eh, ano pa? May nagkamali yata ang lumigaw sa aking bago. Di siyempre, kailangan i-surrender sa boss. Natural. Mali yun eh. Bakit? Alam mo, Romy, wala tayong karapatang bumasa ng sulat ng may sulat. Sapagkat yun eh, privado at sagrado pa. Alam mo, yung sumulat niyang KSP, tiyak na binuhos ang kanyang pagmamahal. Para sa tangsang babae, eh bata mo, o girlfriend, eh ba, eh, kailangan surrender ng lahat ng kanyang sulat. Di ba, Bilma? Ah, ewan. Basta ang alam ko rito sa Pilipinas, pag girlfriend mong isang tao at meron sumulat, kailangan i-surrender dun sa boyfriend. Eh, kaso may mga tao rito nag-Amerikano pa eh. Gusto dalhin dito ang kaugalian nila. Pinapiringgan mo na naman ako. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin eh. Yun ang ibig mo sabihin! Eh, paano kung meron sumulat sa ibang babae, di hindi mo pakikita sa akin? Kung ganyan ka ng ganyan, bumalik ka na lang sa Amerika. Bilma! Okay. Bakit niya ihahangap? Eh ako lang naman ayaw niya makausap ah. Ang lagay, pati ibang tao ayaw niyang kausapin. Oo nga no. Alam ko na. Oh. Siguro ginagamit ni Victor at ni Alona yung telepono. Oo nga no. Halika na, punta na natin si Victor. Buti pa nga. Tayo na. SP, tignan mo nga si Alona sa dining room kung tapos na siya sa telepono. Ko, wag na. Total, kung tapos na yun, ipapasok mo dito. Mag-iisang oras na eh. Ikaw naman oo, parang bago ka ng bago kay Alona. Pag si Alona at si Victor ang nag-uusap sa telepono, aabutin ka ng siyam-siyam sa paghihintay. At kung sakaling tapos na, sino tatawag? Ikaw? Hindi. Pero hanggat ginagamit ni Alona ang telepono, walang makakatawag dito. Kakasiguro ka namang may tatawag. Nung malay mo. Baby, ang mabuti pa kumanta ka para maalis si Vilma. How a lonely day can make a person say, what good is my life?
Funny how a breaking heart can make one stop to say, what good is my life? Funny how I often see, to think I'd find another dream in my life. Till I look around and see this great big world that passes me. Sometimes when I feel afraid, I think of what a mess I made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I had in my life. I was good enough to be a part of this great world with me in my life. Guess I'll just have another score and come to think I'm grateful for in my life. This is my life. Today, tomorrow, love will come and find me. Oh, that's not the way that I must be. This is me. This is me. Another love I trust to give. Let me live, let me live. This is my life. This is my life. This is my life. Si Bilma. Siguro nga. Sige, pumain kayo ah. Kayo mahiya. Bilma, may tawag ka sa telepono. Ha? May tawag ka sa telepono? Eh, sino naman ang tatawag sa akin? Naku, kunyari pa to. Eh, sino pa ang tatawag sa'yo? Di si Edgar? Eh, paano makakatawag dito si Edgar? Gamit-gamit mo yung telephone. Yun ni Victor, eh, bigla na lang sumingit. Oh, eto extension. Sagutin mo na. Salamat, ha. Hello? Hello? Bilma? Sandali lang, ha. Hello? Kasi,
Pinalis ko muna sila Romy. Pinalalayo mo sila Romy? Bakit? Lihim ba ang pag-uusapan natin? Wala naman. Kaya lang eh, ayoko nung may nakikinig kapag ako'y nakikipag-usap sa telepono. Ah, ganun. Kaya pala hindi ko pa nalilimutan na ang sulat ng may sulat, hindi dapat basahin ng iba. Kaya kung meron taong nakikipag-usap sa telepono, walang dapat makinig. Bilma, please naman oh, huwag na natin pag-usapan ng mga bagay na yan. Pareho din yun eh. It involves principle. Bilma, there should be some privacy. Tama ka. Kaya ang dapat gawin ng isang tao, pumunta sa States para mag-aral doon ang final points of conduct. Bilma, bakit napunta sa States ang pag-uusap natin? Paano ka? Matutulog na lang ako eh. Tumawag-tawag ka pa. Bilma, nagkakali tayo kanina. At ayoko namang matulog hanggang hindi tayo nagkakasundo. Ang gusto ko sana eh, kung matutulog man ako, ay mapanaginipan ko ang ating kaligayahan. Edgar, ako rin eh. Alam mo? Bilma, will you marry me? Ano? I'll marry you? Bilma? Bilma? Bilma! Shh! Huwag ka sumigaw. Nandito pa ako. Kasi hindi ko pa nasasabi sa'yo eh. Kung gusto mo, magtana na tayo. Pupunta na ako sa estate sa loob ng 2 linggo. Ipakikilala kita sa aking mga magulang. Edgar, mabuti pa kaya bukas na natin pag-usapan yan, ha? Doon sa dati nating tagpuan, alas 5. Oo, Bima. Agahan mo sana. Oo. Alas 4:30 na, wala pa si Bilma. Uy, alas 5 pa naman labasan nun eh. May nag-uusap kami rito, makikita ng maaga eh. Buti pa, magmerienda tayo sa sedat. Total, alas 4:30 pa naman. Tignan mo itong si Romy. Palibasa, hindi ka marunong magmahal eh. Eh, pag halimbawa mo na, magmerienda tayo sa sedat. Dumating dito ngayon si Bilma. Eh, sino dadatan dito? Eh, di kawawa naman yun. Paano hindi mo nalalaman kung gaano ko kamahal yun eh? Naitatanong ko lang naman eh. Eh, kung ayaw mo, hindi wag. Tinatanong kagad sa init ang ulo.
Magkano ba dalang pera? 200. Bakit? Eh, 300 lang itong dala ko eh. Ano ba pera? Baka sakaling mapagkasundoan namin ni Vilma magtanan eh, di hiramin ko muna. Mahirap yata mangyari yun. Alam ba gusto ni Vilma? Yung kasalan simbahan. Tula na yung tanong-tanong pa. Thank you.
dati. Hindi mo na kaya. Lasing ka na eh. Oh, sige, alang-alang siya. Waiter! Bilin mo pa ako na isang bote. Ayaw niyo ba ng babae, sir? Ha? Ayaw niyo ba ng babae? Walang babae. Kaya nga tayo nandito eh. Demonstrasyon tayo laban sa mga babae, di ba? Ito ang barkada natin. Talaga naman. Kaya one for all and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy, kumanta ka naman. Oo, kakanta lang pala eh. Para na. Sige. Okay ba? Okay lang. Pag-iintindihin. For once in my life, I had someone who needs me, someone I've needed so long. For once, and afraid I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart is a dream of, long before I knew that someone warm like make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, just like it hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have I can say, this is mine, you can take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Talagang magaling ka kumanta, Romy. Oh, kumanta na ako. Kailangan si Edgar naman. Paano makakanta ito? Eh, broken-hearted. Sinong broken-hearted? Ako? Hindi ba? Kakanta ako. Sige. Tahan niyo. Tumawag ka kala Bilma? Oo. Ano sabi? Wala daw dun eh. Ganun ha? Ang mabuti pa eh, ibigay mo na lahat ang mga sulat kay Ernie. Ang may saulit kagad kay Bilma. Yung ba talaga gusto mo? Oo. At grabe. Ang gagawin niya isang kalapitan. At hindi lamang yan.
pinalo ko sa amin sa bilo. Bakit? Akala niyo, be, hindi ko nalalaman na masusugat na kong kanyang puso. Ang sakit na kanyang nadarama ay kalahati lamang ng aking damo. Sapagkat ang bawat kataga sa mga sulat na yan ay malaw nang nakatanim sa aking puso. Ang labis ko lamang ay kinalulungkot kundi kung kailan pa namulaklak ang kalagayan sa aking puso dahil lang sa mga sulat na yan ay unti-unti ang nalalanta dahil sa gagawin kong ito. Ayun ka naman pala eh. Pareho kayo masasaktan. Eh, ba't gagawin pa yung mga bagay na yun? Sapagkat sa ganung paraan ko lamang masusuko kung gano'ng kalaki ang pag-ibig sa akin. Eh, bakit ipagsasabalaran mo pa ang pag-ibig mo kay Bill? Anong ibig mong sabihin? She might call your bluff. Hindi bali. Handa akong makipagsasabalaran. Ernie, Cloyd, Del, alam niyo na ang gagawin niyo. Paano natin ang pasok-pasokan ang trabaho to? Ang sakit ng ulo ko. Ang dami kasi natin nainom kagabi. Oh, dito ka pa magkakalat. Nakahiya ka. Ano magagawa ko? Sa naduduwal ako? Ah, aba, nandiyan pala kayo. Good morning, Alona. Good morning, boys. Opo kayo. Hindi kailangan makikakin. Napagkaisa ng barkada na kami pumunta rito. Eh, hindi naman kami makatangki eh. Uy, ang aga niyo ah. Ano naman kailangan nila, Alona? Kasi napagkaisahan daw ng barkada na silang tatlong papuntahin dito. Para pang yung ano, yung special committee. Special committee? Para kausapin kami. Parang gano'n na rin. Kasi galit na galit sila Victor at Edgar. Kaya nagkalasingan kami kagabi. Nagkalasingan kayo kagabi? At nagagalit si Victor? Eh, ba't naman siya magagalit? Ang dahilan? Pati ba si Romy, galit din? Aba, siyempre, magkabarkada kami. Talam mo man yung barkada namin. One for all for one. Ang totoo niya, kaya kami pumunta rito dahil dito. Pinabibigay ni Edgar kay Vilma. Para sa akin? Oo. Oh, ayun na para si Vilma eh. Bibigay mo na. Pinasosoli sa'yo ni Edgar. Sulat ko to sa kanya. Talaga bang pinasusuli niya to sa akin? Oo. Hindi ba niya pinatatanong sa'yo kung bakit ako nahuli sa tagpuan namin kahapon? Wala. Wala naman siya sinasabi sa akin. Ibalik mo ito kay Edgar. Sabihin mo sa kanya, ang ibinigay ko hindi ko na maaaring bawiin kailanman. Pakisabi mo rin sa kanya na kung gusto niyang bawiin ang singsing at yung pulseras na ibinigay niya sa akin, hihintay ko siya sa dati naming tagpuan. Maaari ba, Ernie? Nalasing ako kagabi. Edgar, sinosoli ko na itong singsing at pulseras na ibinigay mo sa akin. Ang hinihiling ko lang, huwag mo nang kunin yung mga love letters. Total, wala namang kabuluhan yun eh. Tsaka, papil lang yun.
Vilma, hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko eh, mga love letters na yun. Anong malay ko? Pagdating ng araw, makatagpo ka ng ibang lalaki. Ipakita mo lamang yun eh, di pagtatawanan niyo ako. Alam mo, Vilma, ang lahat ng papel sa ibabaw ng lupang ito ay gusto kong gampanan. Ngunit ang kinamumuhian kong papel ay ang maging isang payaso. At ang isa pa, baka ihabla mo ko dahil dun sa pangako kong binitiwan sa isa sulat. Huwag kang mag-alala, Edgar. Hindi kita ihabla. Ang pakiusap ko lamang sa'yo, hayaan mo na sa akin ang love letters upang maging souvenirs man lamang ng ating pagmamahalan. Pagmamahal ang nagwakas sa kalungkutan. Kailangan ko mga love letters na yun. Ipagpatawad mo, Edgar. Hindi ko maibibigay sa iyong love letters. Iyon ay binigay mo na sa akin. Kaya iyon ay akin na. Naiintindihan mo, Edgar? Akin na. Akin! Treasure chest, and all they do.
Thank you.
Edgar? Edgar? Yaman din namang nasa yun ang mga sulat. Sige na, umalis ka na. Baka makita ka pa ng mama tsaka ang papa eh, kung ano pa mangyari sa'yo. Sige na, umalis ka na. Huwag kang magkaila. Nakita ko si Edgar. SB, huwag mo na lang sasabihin, ha? Ang lahat ng pangyayaring ito ay mapait na bunga ng labis na pagpapabaya ng lipo ng makot palay. Ang konsentidor na lipo ng ito ang siya nagpapasama, tagwawasak ng ating magandang asa. Ben, kailan man ay hindi ako naging konsentidor sa ating mga anak. Minahal ko sila ng labis. Ngunit, hindi ako nagkulang sa pagturo. Nahigit nilang mahalin ang karanganan kaysa anumang bagay dito sa ibabaw ng lupa. Mama, Papa, patawarin ninyo ko. Ngunit hindi maaaring hindi ako tumutol sa paratang ninyo sa akin. Mamatamisin ko pang sinaktan niyo na ako kaysa paghinalaan ng isang bagay na salat sa katotohanan. Anak, mula pa sa iyong kumusmusa, itinanim ko na sa isip mo na huwag kang magsisinungaling kailanman. Ngayon, magsabi ka sa amin ng katotohanan. Totoo ba lahat ang sinasabi mo sa amin? Opo, Papa. Nagpunta si Edgar sa akin silid upang nakawin ang mga sulat na ayaw ko ibigay sa kanya. Nakawin ang sulat? Vilma, ang ibig mo sabihin ay ganyan kahina ang isipan ni Edgar upang itaya ang kanyang buhay dahil lamang sa sulat? SP, magsabi ka na totoo. Kayang-kaya kong tanggapin ang buong pangyayari. Ang ibig ko lamang ay malaman ko ang katotohanan. Chang, wala na po akong masasabi sa inyo. Ang lahat ay naipagtapat ko na at wala na akong nalalaman. Ang ibig ba niyo katotohanan na kasinungalingan? Iya, magsabi ka ng totoo. Hindi naman ako magagalit, ha? Mahal kita, Vilma. Mahal ninyo ako, Mama. Gayong ang tingin nyo sa akin, isang sinungaling. Isang babaeng walang puri. Isang babaeng walang karangalan. Mahal ninyo ako, Mama. Anong klaseng pagmamahal? Vilma, tumigil ka. Papa, hindi na ako titigil. Ang lahat ng hinala, ang lahat ng kasalanan, ay binibintang niyo sa aming mga kabataan. Ganong ayaw niyo naman kaming bigyan ng pagkakataon upang ipakilala sa inyong meron din kaming kabutihan. Mama, sinasabi mo, minamahal mo ko. Kayong dalawa ng Papa. Ganong ang nalalaman ko pagmamahal ay pagtitiwala, pagtatapat, pagpapakasakit. Bueno, para wala nang usapan, bukas na bukas, ipa-aresto ko si Edgar.
Mga kaibigan, gusto kong malaman ninyong lahat na ang usaping ito ay preliminary investigation lamang. Ito'y ginawa ko sa bulwagan ito sa hangad na mapagbigyan ang maraming partidong interesado. Ang usaping ito ay usapin ng pamilya Ben de la Rosa labang kay Edgar de los Santos. Ngayon, ang una kong tatawagan ay si Edgar de los Santos. Ikaw ba yung may abogado? Wala po eh. Ginoong Edgar de los Santos, kayo'y napagbibintangan sa salang pagnanakaw. Anong masasabi mo sa bagay nito? Ginoong Piskal, ako po'y pinagbibintangan sa salang pagnanakaw. Opo, inaamin ko pong ako'y nagnakaw. Ngunit ang akong pong ninakaw ay ang aking sariling sulat. Yun po ang aking mga love letters na ang bawat kataga ay maingat na pinili, pinag-aralan at pinaglamaya hanggang sa minsan sa gitna ng ating gabi sa pagsulat ng mga love letters niya ay aking nakakatulugan ang bawat damdamin sa mga lihim na yun ay nanggaling sa kaibuturan ng aking puso. Sa madaling salita, ang mga love letters niyo ay akin, ako, at ang aking buhay. Yan na lang ba? Sige na. Salamat. At ngayon naman, ang tinatawagan ko si Binibining Binma de la Rosa. Binibining Binma de la Rosa, ano masasabi niyo tungkol sa usaping ito? Ang mga sulat kong kinuha niya ay sa akin. Sapagat yun ay naibigay na niya. Ang bawat kataga, ang bawat kahulugan, ang mga buras sa mga pahina, ang bawat lupi ng mga liham, ang tuldok, ay alam ko na. Hindi po ako sumulat noon. Subalit ang damdamin, pagmamahal, pagmamalasakit, at mga hinain ay malaong na naging bahagi ng aking pagkatao. Ginoong Piskal, hindi po ninakaw ni Edgar ang mga love letters. Iyon ay kusang loob kong ibinigay sa kanya. Sige na, Iha. That's all. Tinatawagan ko abogado ni Vilma de la Rosa. Panyero, mapapatunayan mo ba na may animus lucrandi na kailangan sa usaping ito? Your Honor, yan ay mapapatunayan ko. But even then, there is a primary case of trespassing. Yan ay walang duda. Yan lamang. Thank you, Your Honor. Tinatawagan ko naman ngayon si Ginang de la Rosa. Ginang de la Rosa, ano masasabi niyo tungkol sa sabing ito? Ginoong Piskal, sa gitna ng ating gabi, ay biglang pumasok ang Edgar de los Santos na yan sa aming tahanan. Yan ay nangahulugan na nilapastangan niya ang aming katahimikan. At hindi lamang yan.
Siya'y nagnakaw. Kaya ginong fiskal, nais ko ipagpatuloy ang usapin ito hanggang sa husgado. Fiskal, excuse me. May tago ko siya sa telepono. Sandali lamang, Ginong De La Rosa. Ibig ko sana kung maaari, mag-isip ka lamang tungkol sa kaso ni De La Rosa at saka ni De Los Santos. Alam mo, ang tatay ni Vilma, si Attorney Ben De La Rosa, ay kumpatri ko. At sa palagay ko, maaayos ko yung bagay niya eh. Kaya, ipospon mo na muna ang pag-iimbestiga tungkol sa kaso niyo. Oo, kayo. Ako bahala. Oo. Bueno, ipagpaliban muna natin ang pag-iimbestiga sa kaso nito. Sa Sabado natin ipagpatuloy. Ginoong Edgar De Los Santos, pwede bang makausap kita sa aking opisina? Piskal, nagkakamali mo kayo. Naku, manundo ba yan mo ako, Edgar? Para ganun makita ng lalaki ah. Bakit hindi ka magtapat sa akin? Minamano si Vilma, hindi ba? Oo. Kaya alam mo eh, mukhang hindi niya na ako kumali. Ako ang paniwalaan mo, Edgar. Alam kong mahal ka ni Vilma. Tsaka bakit hindi mo siya pakasalan? Ayaw niya mo eh. At isa pa, baka kung kumali niya siyang pakasal sa akin eh, lumabas na kaya ako lamang siya pinakasalan. Eh dahil yun sa asunto ko sa kanya. Ang gusto ko, kung sakasakaling pakakasal siya sa akin, eh yung pag-iisang dibdib na walang ibang dahilan, kundi pag-ibig. Talaga nga kayang wala si na Alona riyan? Eh, sabi nung Lila, wala raw eh. Eh, duda ko eh. Sinasabihin ko makakanta nyo? Oo nga. I stood alone with so much pain in me. I never thought you'd leave me in misery. I cried at night and tears filled my eyes. Since you walked out of
Sige na nga naman. Ikaw naman ang kumanta. You something, Jive. Sige na. Sige na. Yeah. My love will never wane as long as I live. Si Alona yun ah. Sabi ko na ba't nandiyan. Nanilolo ko tayo ng mga yan. Pasukin na natin eh. Oo ba? Diyan na. Victor! Bakit? Mayor. Ah, magandang umaga sa'yo. Kumatre. Kumatre kayo. Padre! Ay, kumpadre, kamusta? Piska, mabuhay. Salamat. Ano may paglilingkod sa inyo? Dahil pa sa mga bata. Ano ibig niyo sabihin? Hindi ba meron kayong demanda labang kay Edgar? Mayor, kung ang ipinarito ninyo ay upang pakiusapan ako, na itras kong demanda laban kay Edgar, ay nag-aaksaya lamang kayo ng panahon. Mrs. De La Rosa, bilang isang piskal, ang masasabi ko ay ito. Ang isang taong may asunto ay hindi maaari lumabas sa ating bansa. Eh, ngayon naman ay si Edgar ay gusto nang pumunta sa Amerika, magbalik. Baka na hindi pa niyo yatras ang demanda laban sa kanya. Nang sa ganun, si Edgar ay tuloy ang malayo kay Bill. Hindi ko na maaaring itras ang demanda. Mangyari na mangyayari. Kumadre, yan ang mga batang yan ay hindi likas na masasama. Yan ang pag-asa ng ating bayan sa kinabukasan. Ba't hindi natin bigyan sila ng pagkakataon? Mayor, Fiskal, nasabi ko ng lahat. At hindi na maaaring magbago ang aking isipan. Talaga naman, napakatigas ng kalooban ng mama, oh. Ang tiyang, parang hindi lagdaan sa pagkadalaga. Kung minsan, iniisip ko para hindi mahalang tiyang si Vilma.
Buo na ang pasya ko. Hindi ko maaaring iatras ang demanda laban kay Edgar. Mangyari na mangyayari. Papa, nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo naman ho ako. Mama, nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo naman ho ako. Baguhin niyo na ang pasya niyo, Mama, sa huling pagkakataon. Vilma, sinabi ko nang hindi. Mama, eh, hindi ba kayo naawa sa akin? Matitiis niyo ba palaging malungkot? Lumuluha? Gayong maaari naman akong lumigaya kung babaguhin niyo ang inyong pasya. Nag-aaksaya ka lamang ng panahon. Kahit na gamitin mo ang lahat ng pangungusap dito sa ibabaw ng lupa, hindi na magbabago ang pasya ko. Hindi ba kayo naawa kay Vilma, Mama? Bigyan naman huli niyo siya ng konting kaligayahan. Jang, tulungan niyo po siya. Talagang pinagtutulungan ninyo ko. Maulit kayo! Sinabi ko nang hindi! 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 Kung ganun, Mama, hindi niyo dininig ang aking pakiusap. Ito ang tandaan ninyo, Mama. Kapag hindi niyo pinagong inyong pasya, may isang bagay na mangyayari na pagsisihan niyo habang kayo nabubuhay. Vilma? Ben? Ben? Tingnan mo. Tingnan mo inaasal ng anak mo. Ako. Ako na sarili niyang ina. Sinasagot ang ganyan? Norma, papayaan mo na siya. Norma, meron siya na kung gusto niya pakiusap. Kung maaari lamang eh, sumama ka sa akin. Meron lamang akong ipakita sa iyo. Please, maaari ma. Siyandem na pinadala ko sapagat ibig kong makamtan ang iyong pag-ibig. Ang mga liham na ito na may talin ng laso mo siya ay siyandem na pinadala mo sa akin bilang tanda ng pagtanggap mo sa aking pag-ibig. Itong mga liham na ito ang siyang naging dahilan ng ating kaligayahan. Ito ang ating mga love letters. Dapat nga pala nagigaya si Bill. Salamat, Norma. At naunawaan mo rin ako. Morning, Ma. Morning. Papa. Morning. Morning, Tita. Morning, Tito. Morning. Morning, Ma.
Alona. Baby. SP. Bakit tawag ng tawag dito sa bahay sa telepono? Ay, hindi mo lang mamin sinasagot. Hello po, Tito. Pabayaan nyo nga sila? Bayaan nyo nga ako sila pagod sa kakatawag. Kaligayaan lang ho namin yun. At saka ikaw naman, Bilma. Bakit tawag ng tawag dito si Edgar? Hindi mo na sinasagot. Sinasabi mo sa ating katulong iwala. Papa, hindi ko sasagutin ang telepono hanggat hindi sinosoli ni Edgar sa akin ang mga sulat ko. Diba? Kinuha na niya yung mga sulat tapos kakausapin ko pa siya. I'm not that easy. Senyorito! 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 Sa labas o, mga nagpipikito. Ganon, ha? Oo. This is the mayor's residence. Ito nga. Sino ba ito? Panyero! Ay, padre! Ba? Napaaga ang tawag mo. Bakit ba? Panyari may mga bata nagpipikit dito sa harap ng bahay eh. Ha! Oo. Alam ko yan sapagkat ako nagbigay sa kanila ng permiso eh. Alam mo? Ba, hindi ba nalalamang illegal yan? Ba, ano ba nangyayari? Hindi tama ang ginawa mo, padre. Pakinggan mo ako sandali ha. Paliliwanag ko sa iyo. Ang pagkalam ko, kung mag-i-issue ka ng permit sa mga demonstrators, eh yan ay kung gagamitin ng laban sa pamahalaan o sa gobyerno. Pero sa isang private residence, mukha sa akin, may labag sa batas yan. Padre, you overlook something. Alam mo, sa isang bansang demokratikong katulad nito sa atin, ang karapatan ng bawat mamamayan ay pantay-pantay ayon sa ating salitang batas. Padre, where is your sense of humor? Bakit hindi mo sila kausapin? Bakit hindi mo sila bigyan ng pagkakataon? Hamad, susubukin ko. Oh, Mabi. Pamudun dun sa kanila. Oh. Kung sino man ang inyong mga kinatawan, maaari ba makipag-usap sa akin? Sige po kayo. Bakit kaya nagpipikit doon sa labas? Eh, kasi o, ayaw kaming kausapin ng mga anak ninyo eh. Ayaw! Pwersahan! Pinapwersa ninyo ang aking mga anak na ibigin kayo, ha? Hindi naman o, attorney. Hindi naman o namin pinipilit ang pag-ibig. Kaya lang, bigyan nyo naman kaming karapatan makausapin yung mga anak. At kung sabihin ko hindi maaari? Eh, masama naman o yata yung ganun. Paano naman kayo hindi nagdas pagkabilata, eh? Magaling. At pati ang aking buhay, pinakikialaman ninyo, ha? Hindi naman o sa kami nakikialam. Kaya lang o, tinutupad lamang namin ang aming karapatan. Karapatan? Nalalaman ba ninyo ang inyong mga karapatan? Oo. Oh, ang aming karapatan ay ang kalayaan upang sabihin ang tunay naming damdamin. Magaling na bata ito, ah. Pero hindi ba ninyo nalalaman na ang ginagawa ninyong pagdidemonstrasyon, yan ay pandadahas? Ano ba ang kadahasan doon? Wala naman kaming ginagawa kundi nakatayo. May hawak ng placards. Hindi naman ako kumikimbo. Ano ba ang karahasan doon? Teka,
Ano nga ba? Pero kayo mga kabataan ngayon, ibang-iba. Hindi kamukha ng mga binata nung araw. Ang mga binata nung araw, magagala. Maginoo. Pero kayo, ibang-iba ngayon talaga. Alam mo ninyo, ang mga kabataan nung unang panahon, eh hindi na katulad ng mga kabataan ngayon. Ang ibig kong sabihin, sila ang magtataguyod ng ating bayan. At ang kabataan, ang siyang gumagalaw. Totoo yan, Atorne. Kami mga kabataan, ang siyang sandigan ng ating pamahalan. O sige, magpikita kayo hanggat gusto ninyo. Marami yung salamat. Magpagupit kayo, ha? Oo. Sige, Atorne.
Gabi. Kawawa ka naman. Salamat, baby. Dela Rosa. Ibig ko ba na si Victor Gutierrez ang maging tunay mong asawa mula sa pag-arap na ito al insundo si Pinaguto sa Santa Iglesia, Katolo Apostolica Romana? Opo. Victor Gutierrez, ibig ko ba na si Alona Dela Rosa ang maging tunay mong asawa mula ngayon sa pag-arap na ito al insundo si Pinaguto sa Santa Iglesia, Katolo Apostolica Romana? Opo. First, sweet violet.